Yung na-miss ko rin talaga mag-makeup at matagal ko na rin talaga itong hindi nagagawa. Isa din kasi ito talaga sa hilig ko ang pag-makeup. Kaya nung nasa ibang bansa pa ako, nag-aral din ako kung paano mag-makeup at kada day off ko pumapasok ako sa kursong hair and makeup. Yung una ko talagang dahilan kaya gusto ko talaga itong matutunan, yun nga, hilig ko rin talaga ito at bala ko rin sanang mag-apply talaga sa mga branded na makeup. Bukod sa malaki ang sahod sa mga ganong klaseng trabaho, mas matututo pa akong lalo kung ito ang araw-araw mong ginagawa. Ito rin talaga sana yung gusto kong trabaho, hindi ka mananawa kasi gusto mo yung ginagawa mo. Marami pa nga sanang opportunity, kaya nung umuwi ako dito sa Pinas, hindi ko talaga alam kung anong plano sa akin ni Lord. Bukod sa bata pa rin naman ako at gustong gusto ko pa talagang magtrabaho, hindi sumagi sa isip ko noon na mag for good na. Dahil nga sanay din talaga ako na nagtatrabaho, kaya napakaraming palaisipan sa akin. Ano naman ang gagawin ko dito? Hindi ko kayang taong bahay lang ako. Dagdagan pa ng mga katrabaho ko at mga kaibigan na bumalik na nga lang daw ako, pero naisip ko pagbalibalik na rin ko man ang sitwasyon, yun lang talaga ang tanging solusyon. Kaya nung umuwi talaga ako dito sa Pinas, ipinagpasadyos ko na lang ang lahat. Sabi ko na lang, Lord, kung ito ang plano mo sa buhay ko, ipaunawa mo naman sa akin. At gulong-gulo na rin talaga ako. At bilang tao, iba ang desisyon ko. Pero dahil naniniwala ako na may magandang plano si Lord sa bawat isa sa atin, kaya yun ang pinanghahawakan ko. Hindi man ako pinalad sa ganitong trabaho, but it's okay kasi na-apply ko pa rin naman ito sa iba. Lalo pat hilig din ni Ate Angela ang palaging magpaganda. Sa totoo nga lang ay unti-unti ko na rin nagigets si Lord at masasabi ko the best talaga ang plano mo. Ako na lang talaga yung kulang at umaasa ako na matatagpuan kitang muli at maibalik ang dati kong paglilingkod. At alam kong marami ka pang gagawin sa buhay ko basta patuloy lang akong pagtitiwala sa'yo. O siya, balik na tayo dito sa ginagawa ko. Pagtapos kong ang make-upan si Mea ay ito namang makapal na buhok ang inayos ko. Nung bata pa nga ito ay hindi naman ganito ang buhok niya. Manipis lang naman ito dati at bagsak na bagsak pa. May gumupit nga daw sa kanya at nagtampo ang buhok niya. First time nga rin daw niya na magpa-makeup ng ganito. Mag-18th birthday na rin daw kasi siya at gusto niya daw na mag-photoshoot para may remembrance man lang. Kaya ayan, kahit papano naman siguro nagawa ng paraan. Kahit hindi naman din talaga ako ganun ka-expert pa rin sa pag-makeup at lalo na sa pagkuha ng magandang picture man lang, mapapag-ari na rin siguro. Medyo shy type pa nga rin si Mea, abay gusto puro likod na lang ang makikita. Nahihirapan na nga rin daw siya at hindi na niya alam kung anong pose pa ang gagawin niya. Sabi ko nga ay dali-dalian niya sa pagpo-pose at si Jello ay nagaligalig na. Gusto na namang makisali, nung matapos na nga kami ay ito talaga ang ayaw na ayaw ko. Ang pagliligpit, o siya, yun lang for today's video. Salamat sa panonood.